Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po Good ang morning, bawat Pastor isa? Alex. Ay, good morning, Kuya Bob. Kumusta dyan sa Pasay? Okay naman po. Ayos. Bago po tayo magsimula, mga ilang bagay muna, mga kapatid. Hi, good morning po. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. I'll give two more minutes. Tignan natin yung mga makakahabol pa at mga nagsiset pa ng kanilang mga gadgets. But anyways, mga kapatid, yung tungkol po sa atin pong mga assignments at reflection paper. Yung reflection paper po ay i-sasama nyo na po, o i-attach nyo na po sa pagpasa nyo ng inyong assignment. So the reflection paper should be attached with the assignment on the same section po ng atin pong Google Classroom, and that is of course yung assignment section. So ganun nyo po siya gagawin. Halimbawa pong wala po kayo ngayon o wala yung kayong umabsent nung nakaraan, pag ipinasa po niya yung kanyang reflection paper based on the session na hindi po ananamiss niya, kasama po yun sa ipapasa niya dun sa assignment. Para nang sa ganun hindi po magkakaroon ng confusion kung saan man ito ipapasa. So, anyway. Sige po. Tayo po ay magsimula na sa atin pong class session ngayong araw. At ako po ay excited na muling makapagdulot ng mga karunungan sa bawat isa sa atin. Tayo po ay panandaliang yung muko at tayo po magsisimula sa panalangin. Heavenly Father, we thank you once again, Panginoon, for blessing us with a wonderful and beautiful morning, Panginoon. Sapagkat pagkakataon namin, Panginoon, na matuto. Pagkakataon namin na lumago sa amin pong pananampalataya. And so, Lord, we are truly thankful and grateful. Second, Lord God, alam po namin na kayo po ang amin pong taga-pagturo. Dalangin namin ang inyo pong karunungan, ang inyo pong gabay, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Dalangin namin na maging mabunga ang amin pong pag-aaral ngayong araw. At hinihiling po namin ang kaayusan po ng lahat po ng aming pong mga connections, ng aming pong wifi providers, Panginoon. Nang sa ganun, tuloy-tuloy po nang wala pong interruptions ang aming pong pag-aaral. Dalayan ko po, Panginoon, ang anuman ang sitwasyon ng aking mga kapatid, Panginoon, ay maging maayos at maging convenient para sa bawat isa. Salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Yes. Let me now share my screen, mga kapatid. Nang sa ganun, tayo po ay makapagsimula na. Okay. Nakikita nyo na, mga kapatid, yung aking screen. Klaro naman po. Nakikita po ba yung aking screen? Yes, mga kapatid? Yes po. Okay, salamat po. Thank you. Okay. Okay. Okay na yung pastor. Yes. So, mga kapatid, as you have noticed, mga kapatid, ako po ay nagsisimula ng sakto sa oras para nang sa ganun tayo po ay matapos din ng eksakto sa oras. Ayoko po naman din kunin ang iba pang oras ninyo na hindi naman na po nakalaan sa atin pong pag-aaral. Ganun man, kung meron pong mga ilang mga maliliit o bagyang extension ng pagtuturo on my part, ay inihingi ko po ng dispensa, mga kapatid. Sinasikap po natin na maging punctual po sa lahat po ng atin pong ginagawa, particular po dito sa ating pag-aaral. So, ganun po man, mga kapatid, kung meron po sa inyo na may mga tanong,
Hiniling ko po na gawin natin yan maya-maya po pagkatapos po ng ating pong pag-aaral. At kung hindi man natin malalaanan ng sapat na oras yung mga tanungan dito po sa atin pong session ngayong araw, ay pwede nyo pong, again, pwede nyo pong ilagay yan sa atin pong Google Classroom kung saan pwede nyo i-message ako doon ng personal para po makaabot sa akin ang mga katanungan ninyo. Okay? So, tayo po yung magsimula na sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay nasa session 3. At ako po ay nagbigay ng assignment nung nakaraang session, yung ating pong session 2. And so, pag-uusapan po natin diretso ang mga assignments na yan. Okay? Titingnan natin kung paano naging mabunga ang ating pag-aaral. Kung meron mang mga dapat tignan, ano yung mga aspeto na yon, at kung ano yung mga bagay na pwede nating na-miss. Ano naman din yung mga bagay na nakita natin at masasabi natin, yun, nakuha ko yun, na-gets ko yun. Okay? So, we will go immediately to the discussion of the assignment that I have given from the last session. So, ito po, kung handa po ang inyong mga Bibles, of course, titignan po natin yan. Pag-aaralan natin yung atin pong passage na ibinigay ko po bilang assignment. Okay. Now, we will look at the meanings of the words fruit and the phrase fire and burned. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang ito o ng mga katagang ito o ng phrase na fire and burned? So, ayon po sa atin pong pinag-aralan noong nakaraan, ang basihan ng ating pag-approach is of course contextual study. So, we will apply the steps or the processes or the process in doing context study. Ito po yung mga ilang bagay na yan. Una, we will look at the section. We will identify the section limits and give the main idea. Titingnan natin kung ano ba yung big idea, ika nga, nung ating pag-aaral. O kung ano man ang ibinibigay nung ating pag-aaral na main idea sa atin. Hindi po tayo ang nagbibigay nun. Ang Biblia po ang nagsasabi sa atin kung ano ang idea niya. Again, mga kapatid, buburahin na natin yung kaisipan na dala-dala natin palagi na may kinalaman sa preconceived ideas na meron tayo. No po? Na meron na tayong agad-agad na interpretasyon na hinihintay lang natin may mag-agree sa ating verse. Now, in this case ng ating pag-aaral, hindi po natin magagawa yun sapagkat pag i-apply natin ang mga processes o ang steps na atin pong pinag-aralan, obviously, ang magdidikta ng main idea ay ang atin pong tinitingnang passage. So, napuna ko dun sa mga nagpasa ng mga assignments, may mga konting confusion siguro sa pag-identify ng section limits. Ang limit po ng section ay may kinalaman sa pagsisimula at pagtatapos. Ang iba po sa inyo ay ibinigay nyo rin lang sa akin yung verse na ibinigay ko sa inyo. So sabi dun ng iba, ang section limits is John chapter 15 verse 6 and John chapter 15 verse 16. So, in-identify ko na po yung verse na yun, pero ibinalik nyo rin lang sa akin na sinasabi nyo na yun yung section limits. So, ngayon po, mas liliwanagin natin. Baka bahagyang nagkaroon po ng hindi pagkakaunawa doon sa pag-identify ng section limits. Pero klaro po na naalala kong naituro ko po yan nung nakaraang session natin. So, pangalawa po, titingnan natin yung mga detalye ng kabuuan ng section na ating tinitingnan. No po, kinuha natin yung section limits, in-identify natin yung main idea. Now, sa punto ng units, titingnan naman natin yung detalye
ng main idea, ano ba yung mga ibinibigay sa atin itong detalye? Ayun po ay nakabase sa mga salita, sa mga grupo ng mga salitang nagsasama-sama na atin pong na-identify sa atin pong pag-aaral ng isang particular na passage. Okay, pwede pong paki-mute ang ating mga sarili yan. Okay. Mga kapatid, tingnan niyo pong para po hindi po tayo naabala kasi naririnig ko po malakas po kasi yung aking audio. At medyo nadidistract po ako pag may mga audio na nagbubuksan accidentally. So, palagi niyo pong titignan ang inyong mga audio katulad ng nangyayari ngayon para po ma-mute ninyo ang inyong sarili at hindi po tayo ma-distract at magpatuloy po ng maayos sa ating pag-aaral. Okay? So, pwede pong paki... salamat po. Okay, nandito na tayo sa units. Okay, we will look at the units of the section and ano yung mga pinupunto ng mga units na yun. Okay? So, titingnan natin. Dapat po may idea din. O kung merong main idea yung section, meron ding main idea yung unit. Which some of you, mga kapatid, ay na-miss din. Ngayon, liliwanagin natin ng mas maigi pa. Ganyan po sa simula. Medyo may bahagyang... hindi ka agad-agad na nakukuha nating mga pamamaraan at napipick up ka agad. Pero ngayong umaga, mas bibigyan pa natin ng kaliwanagan ang mga ilang bagay na yan. Then after getting, of course, the details of the section na may kinalaman sa units, titingnan na natin at pupuntahan natin yung yung panghuling parte kung saan tayo ay mag-i-interpret. Now, meron po akong extra na grade na ibinibigay doon sa option sa dulo ng inyong assignment na about the principle na pwede niyong ma-derive o makuha doon sa ating pag-aaral. So, may extra grade po akong ibinibigay. Actually, extra 10% ang ibinibigay ko doon sa nagbibigay ng principles. Aside from, of course, yung section, yung unit, at saka yung interpretation. So, ito po yung atin pong i-apply. Now, paano natin ito gagawin? Babasahin po natin yung ating passage. Of course, yun po ang unang-unang bilin sa atin ng ating pag-aaral. Yun ang unang-unang paalala sa atin. Before we interpret a certain passage, a particular passage, we have to read the verses, even the chapters before and after a particular verse. Dahil doon po natin ma-identify yung pagsisimula at pagtatapos ng ating section. Hindi po ba? Hindi natin ma-identify yung section without going through the process of reading. Kailangan po natin talaga magbasa. Sometimes, kinakailangan, excuse me, kinakailangan dalawang beses o tatlong beses nating basahin. Kasi po, maski po sa katulad naming matagal na pong marahil nagbabasa ng Biblia o nag-i-interpret nito, ay nagkakaroon din kami ng mga pagkakataong kailangan pa naming basahin ng paulit-ulit sapagkat hindi po kaagad-agad siya talagang bigla ang dumadating. Maliban sa mga simple at mga sabihin na nating mga easy passages, ika nga. So, kailangan nating basahin. So now, babasahin po natin ang atin pong para makita natin kung ano ang meaning ng fruit at saka ng fire and burn na phrase. Okay. Now, makikita natin bago po tayo pumunta sa pagbabasa, let me just go through kung ano yung mga pangkaraniwang interpretasyon ng at titingnan natin kung alin doon ang tamang interpretasyon ng atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Pangkaraniwan na yung ilan sa inyo ay pasok sa mga common interpretations na may kinalaman sa passage na ito. Now, these are the common interpretations ng passage na may kinalaman o ng mga verses na may kinalaman sa ating pag-aaral ngayong umaga. Unang-unang pangkaraniwang interpretasyon ay winning souls. Okay? Evangelism, yung fruit. Yan. Pangkaraniwan na sinasabi nila na ang bunga daw na sinasabi ng particular na passage na ito o ng text na ito ay may kinalaman sa evangelism. Excuse me, sa tulog ngayon, mga kapatid.
Yan daw ay dapat tayong mamunga at ang bunga na yan ay mga kaluluwang na idadala natin sa ating pong mga iglesia o sa ating sapaanan ng Panginoon. Pangalawa, may kinalaman naman sa condemnation o judgment yung phrase na fire and burn. Pangkaraniwan na lumalabas na idea na may kinalaman sa particular na verse na yan in verse 16, ito ay paghuhusga na may kinalaman sa kaparusahan, hindi lamang ng simpleng punishment, kundi may kinalaman sa end time judgment na mga tao na, kaya pwede ba na ang isang mananampalataya ay maputol muli sa kanyang relasyon sa Diyos at eventually in the future mapunta siya sa kapahamakan ng impyerno at yun ay dahil sa pagputol ng relasyon niya sa Panginoon. Kung ayun nga ang sinasabi ng atin pong particular na text. Pangatlo, ito naman, may kinalaman sa hindi pagtanggap ng mga biyaya. So, kasi dito may sinasabing puputulin ka eh. So, pag hindi ka konektado sa Panginoon, you will probably not receive the blessings na inilaan ng Panginoon sa mga mananampalataya. Marahil material ito at pwede rin itong spiritual, yung pangkaraniwang mga interpretation. Pangapat, excuse me, you will forfeit your heavenly crown. O pwede naman daw may kinalaman sa hindi mo matatanggap yung iyong reward pagdating ng pagharap mo sa Panginoon. Yan, isa rin po yan sa mga pangkaraniwang interpretasyon ng atin pong tinitingnan na verses. Panglima, ito naman ay hindi naman diretsong may kinalaman sa ang isang mananampalataya dahil naniniwala sila na, teka, baka naman dahil na siya lang ay hindi naging maayos sa kanyang relasyon sa Panginoon, marahil pwedeng paparusahan lang siya ng Panginoon as a believer sa kanyang kawalan ng pagiging responsable sa kanyang relasyon sa Panginoon. So, pwedeng pansamantala siyang puputulin. Katulad nung pag-aaral natin noong nakaraan patungkol sa hand this man over to Satan. Hindi po ba? Pwedeng ganun, ano? Yan ay pangkaraniwang interpretasyon din. Pangalawa, sa huli, may kinalaman naman ito sa salvation dahil merong I have chosen you phrase na nandoon din matatagpuan sa particular na verse 16. So, yung iba, in-inject nila yung kaisipan ng salvation. So, we are chosen by the Lord to be saved. So, paki-turn off po ang audio. Salamat po. Sige, sandali lang mga kapatid, i-off ko lang muna itong aking audio. May ibibilin lang po ako. Ay, excuse me. Nasaan na ba yung audio? Okay. Pasensya na po. Sige. At isa sa mga pangkaraniwang interpretasyon, huli ay, again, may kinalaman naman sa prosperity. Kasi sabi, may part na ask whatever you wish. O na phrase. Sabi dyan, you will receive good things. There is nothing that God will not give you. So, may kinalaman naman ito sa prosperity. So, ang iba naman, ang nagiging interpretasyon ay manatili ka sa Panginoon. Para nang sa ganun, lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong kapunuan sa buhay ay maipuno sa iyo. Sa maraming aspeto. Pwedeng material, pwedeng physical, na kalusugan, pwedeng spiritual. Ito ay pangkaraniwang mga interpretasyon. So, other than this, mga kapatid, pwede din naman sigurong maglagay pa ng iba ng mga pangkaraniwang konklusyon o interpretasyon ng mga verse nito. Ang tanong, ang mga bagay na ito ay
idinidikta nga ba? Ginagamit ko yung word na idinidikta. Dahil dapat po ang nagsasabi ng meaning ng ating mga verses ay hindi po tayo. Tayo po ang sinasabihan ng meaning nila. Ipinapaabot po sa atin kung ano yung nais nilang mensahe sa atin. At dapat ayun ang ating makuha. Ang tanong, dito sa pito na pangkaraniwang mga interpretasyon ng atin pong titignan ng mga verses, ito nga ba ang meaning? At kung hindi ito, ano nga ba talaga ang tunay na meaning ng words na fruit and fire and burn? Okay, again, katulad ng sinabi ko kanina, atin pong babasahin. At i-identify natin, mga kapatid, yung mga repeated words and ideas para nang sa ganun makita natin kung ano ang actual na sinasabi ng atin pong text. Okay, let's read, mga kapatid. I am the vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that bears fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If any man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing you to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remain in his love. I have told you this so that your joy may be complete. My command is this, that you love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he lays down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you. And appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command, love each other. Okay. Mga kapatid, ito ang atin pong tinitingnan. Now, let's say for example, mga kapatid, halimbawa lang muna na nabasa na natin. For the sake of argument, mga kapatid, siguro tingnan natin halimbawa na nabasa na natin before and after yung mga iba pa para makat natin yung atin pong pag-aaral, dahil dapat din natin tignan yung ilang pang mga passages na pwedeng magsabi na hindi na ako kasama sa main idea na tinitingnan mo, na nangangahulugan ay na nagsasabi na yun ang meaning nung o kasama yon sa passage o sa verses na iyong tinitingnan. Now, dito po sa ating mga binasa, may mga mapupuna tayong mga repeated words or repeated phrases. Makikita natin na yung word fruit ay ginamit ng 9 beses and yung word na bear ay ginamit ng 7 beses. Along, of course, with the word fruit. Makikita mo dyan yung fruit. Maya-maya makikita mo dyan. Magkasama sila. Okay, maya-maya makikita mo magkahiwalay sila. So, pangkaraniwan na ginagamit ng mga Bible writers yung mga salita na minsang pinagsasama nila, minsang pinaghihiwalay nila. Dito, sa ating pong pag-aaral, 9 times ginamit yung word na fruit and 7 times na ginamit yung word na bear along with the word fruit. Tingnan pa rin natin yung iba pa namang words na pwede nating ma-identify, dahil hindi lang po yun ang mga
words na naulit. Katulad ng word na branch. Mapupunan natin na yung word na branch is mentioned 5 times. Okay. At makikita nyo na itong word na branch ay na-mention lamang sa verses, sa mga naunang verses in verse 2, in verse 5, and in verse 6. At hindi mo na siya makikita sa ibang verses. Tingnan naman din natin yung iba pang words na pwedeng makita natin. Yung word na love, mga kapatid, ay ilang beses minention. Pero magsisimula siyang makita pagdating ng verse 9. At ito po ay nagamit ng 9 na beses din, katulad ng word na fruit. So, pero hindi po siya makikita doon sa mga naunang mga verses. Bahagyang nagsimula siya sa gitna at hanggang sa dulo. Makikita naman natin yung iba pang words na matatagpuan sa halos parehong part na kung saan nakita natin yung word na love. Yan ay yung word na command. Yung word na command ay ginamit ng 5 beses din, katulad ng word na remain kanina, o branch pala. Makikita naman natin ngayon yung word na remain na nabanggit ko ay binanggit ng mas maraming beses kumpara sa mga ina-identify na natin ng mga words. At mapupuna mo na scattered sa all over the text. Nagsimula siya, makikita mo siya sa mga naunang verses at makikita mo rin siya sa kalagitnaan o sa bandang sa mga later na mga verses pa, katulad ng of course verse 9. Makikita natin ngayon pag dahil mas dominante yung word na remain, pangkaraniwan yan yung mga lumabas na yan yung maraming sa inyo na nagpasa na nagdidikta ng inyong mga main idea. Dahil paulit-ulit natin nakikita yung word na remain. Now, kung titingnan natin mga kapatid at pagsasamahin natin lahat ng highlighted words, ano mapupunan natin? Yan, no? Of course, nandiyan yung word na branch, yung fruit, yung word na remain, yung word na love, at yung word na command. Nagsama-sama sila. Pero pag atin pang makikita na mabuti, makikita mo yung word na remain seems to parang siya yung tipo na siya yung nagko-connect ng mga bagay na makikita lang natin o ng mga words na makikita lang natin dun sa unang kalahati ng ating tinignan o binasa at yung pangalawang kalahati ng ating ding binasa. Nandoon siya sa lahat ng yon. So, the word remain is scattered all over and seems to unite or harmonize all the repeated words. Dahil makikita mo yung word na remain ay palaging konektado dun sa mga word na atin pong in-identify. Yung word na fruit, yung word na branch, yung word na love, at saka yung word na command. Makikita niyo dyan mga kapatid. Dahil para bang itong word na remain somehow ay nagsisilbing idea na nag-unite o nag-harmonize ng lahat ng na-repeat ng mga words na na-identify natin. Na makikita mo lang particular sa passage na ito. So, verse 1 hanggang verse 17, katulad ng sinabi ko sina, let's say, halimbawa lang ano, na nabasa na natin lahat and then we have already identified for the sake of discussion, halimbawa lang. Ah, ito na yung ating ito yung limit ng ating section sapagkat dito mo lang makikita itong mga words na ito na hindi mo na makikita doon sa una sa chapter 14 at hindi mo na rin makikita doon sa mga susunod na mga chapters sa book ni John. So, klaro mga kapatid na sinasabi ng ating pong text at siya yung nag-identify kung saan dapat tayo natapos at saan tayo dapat ay kung saan tayo nagsimula at kung saan dapat tayo natapos. O nagtataka lang ako na yung iba ay hindi nila na identify yung pero of course kasi may mga kaisipan na nagsasabing teka yung
yung simula ng verse 9 at hanggang verse 17 na ibang section na. So titingnan natin kung bakit magkasama ito sa isang section. Okay? Pag-aralan natin mga kapatid. Now, sa pangkaraniwang passages sa Biblia, meron pong iba-ibang, sa bawat passages na ating tinitingnan o binabasa, meron pong iba-ibang style ang mga nagsusulat. They have their own style of writing. Si Paul is more direct, linear, and precise as compared to John na medyo psychic, kumbaga cyclical yung kanyang ano, yung kanyang yung more circular yung kanyang approach, more repetitive. Now as a result, pangkaraniwan na nagdudulot ito ng difficulty para ma-identify o ma-determine yung main idea. But let us examine, mga kapatid, yung verse na ating pong tinitingnan sa para nang sa ganun maintindihan natin higit yung ating pag-aaral. Now, let's identify yung section. O na identifying the section where the verse is located, of course, kailangan natin magbasa. So, in-identify natin siya, verse 1 to 17. So, para doon sa mga hindi na-identify hanggang verse 17, okay rin lang mga kapatid, sa simula, ganyan lang talaga. Sayang, iniisip ko na, isasama ko yung 9 hanggang 17, ba't hindi ko ba isinama yun? May mga ganun tayong marahil na mga naiisip sa ngayon. The subject of the vine and the branches is obviously absent in the verses or chapters before and after John chapter 1 hanggang verse 1 hanggang 17. In verse 14, in chapter 14, John is talking about what will happen if Jesus goes to the Father. While John 15 verse 18 to 27 is more about the disciples' relation to the world. Particular, ang pinag-uusapan dito sa particular na section na ito is yung relationship ng Panginoon ni Jesus sa kanyang mga disipulo at yung relationship ng Panginoon sa kanyang Ama na may kinalaman din sa relationship nila ng mga disipulo sa Ama. Okay? So, makikita natin na particular dito yon. Pero pagdating sa verse 18 onwards hanggang verse 27 ng the same chapter, makikita mong mag-iiba yung tono at mag-iiba yung idea. Ito naman, ang particular na pag-uusapan ay hindi na si Jesus at yung relasyon niya sa mga disipulo, kundi yung mga disipulo at yung relasyon na nila sa mundo. Okay, parang sinasabi na although ito ay isang parte ng isang malaking aklat na tinatawag natin John, at pwede natin, of course, lahat ng yan ay interconnected at may sinasabi at may pinapaabot na isang mensahe as isang buong book. Pero sa particular na passage nito mga kapatid, iba po ang sinasabi nitong ang ibig ko sabihin, may mga particular na sinasabi na magkakahiwalay na ang idea. Para bang ganito, kung ano yung prinsipyo na pwede nating magamit, kung ano lang yung meron sa atin ang siya nating na ibibigay. We cannot give what we do not have, ika nga, sabi nila sa English. Katulad ng pag-aralan natin in verses 18 hanggang 27, since meron na sila, kung ang panggagalingan ng idea ay yung section ng 1 hanggang verse 17, since sila ay nanatili sa Panginoon, yung kanilang pananatili na dala-dala nila, na nagbunga sa kanila, ang pwede naman nilang ibigay sa mundo. Pero again, iba na yung sinasabi. Pwede mong pahabain yung section, pero yan po ay may kinalaman na sa kabuuan ng book ni John. Dahil isa po book yan. Okay? So, now, puntaan natin yung ibang detalye na may kinalaman sa ating pag-aaral. Tignan natin yung original na lingwahe ng bearing fruit. Ito po ay sa Greek o sa Griego, mga kapatid, ito po ay pheron karpon. Ito po'y ginamit ng 9 na beses in the section na ating pong tinignan, na identify in verses 1 to 17. And only once outside. Isang beses lang po siyang nagamit yung pheron karpon in chapter 12. Pero nasa ibang, totally ibang context po siya. So, makikita mo na dahil
siyam na beses siyang ginamit, particular dito sa verses 1 to 17 ng chapter 15, automatically pwede mong sabihin na, na isa siyang particular na section ng Book of John. Hindi po ba? So, thus John chapter 15, 1 to 17 should be taken as one separate section. Yan. So, ang kagandahan din naman po mga kapatid, dahil hindi pa po natin, of course, hindi ko naman po maisasama sa pag-aaral natin ang pag-aaral po ng Greek. Ano po? Ayan po ay separate na pag-aaral. Nung kinuha ko po yung hermeneutics 22 years ago, mga kapatid, ay hindi po kasama agad-agad yan dahil separate po yung Greek subject namin noon. So, of course, pwedeng nating matutunan din na may identify yung mga original na words sa pamamagitan ng pagtulong ng mga interlinear na mga Bible. Kumbaga, ma-identify mo yung actual na salita, isasabihin sa iyo ng hindi mo kailangan kaagad matutong magsalita o magbasa ng Greek, pwede pong transliterated na yun para maintindihan natin at makuha natin yung meaning. At marami pong mga tools na pwede nating gamitin mga kapatid, mga Bible dictionary, Greek dictionary at marami pang iba. Pero sa pagkakataong ito, for the sake of discussion lamang po, ina-identify natin ito. Okay? Now, yung section main idea ay i-state natin in one or two sentences. Iniintay ko pong yung ilan ay gawin ito sa inyong mga assignments pero hindi po nagawa. Ang ginagawa ng iba ay i-quote yung verse. Hindi po yun yung, hindi po, gusto nating makuha yung main idea ng section, hindi lang po i-quote yung verse. So para po sa mga susunod na assignments, mga kapatid, magsisilbi na po itong paalala sa atin. Okay? Okay. So this is the main idea. Remain in me so that you can bear the fruit and obey the command, love one another. That is the main idea. Simpleng-simple mga kapatid. So, punta na natin yung units para mas madami tayong ma-discuss. The units of the section, we will divide it mga kapatid para makita natin yung mas yung iba pang detalye na pwedeng na-miss natin para sa lalong pagliwanag ng ating pag-aaral. John chapter 15 verse 1 to 11 and John chapter 15 verse 12 to 17. So we for the sake of discussion, halimbawa, nabasa natin, na-identify natin, nakita natin yung mga pagkakaiba-iba at yung mga pinapaabot na mensahe ng mga units. Let's say for the sake of discussion, na-identify natin. Okay? At ang ating nakita ay dadalawang unit lamang. So yung iba, titingnan nyo na kung nagre-reflect dito yung inyong assignment. Okay? Why? Verses 1 to 11 is held together by the same subject, which is to remain in Jesus. Okay. Now, bakit? Kasi in verses 12 to 17, the word abide or remain or meno in Greek, which is dominant in verses 1 to 11, is no longer mentioned sa mga susunod na verse. Hindi na siya mamemention mga kapatid. The Greek word meno, which is in NASB or in other translation, the word abide was used 10 times. Only in verses 1 to 11. Tingnan nyo. 3 times in verse 4, once in verse 5, 6, once in verse 5 and in verse 6, of course, isa rin. Dalawang beses po sa verse 7, isang beses sa verse 9, and dalawang beses in verse 10. And it was not used anymore in the second unit in verses 12 to 17. Tingnan naman natin. Even if the word bearing fruit metaphor is absent in verses 9 to 11, kasi parang merong pansamantalang hindi siya nandoon eh. Okay? Yung iba sa inyo, verses 1 to 6, ang inyong buong section. Obviously, dahil bigla siguro marahil may absent na mga words na hinihintay niyong pwedeng maulit, kaya hininto niyo na doon. Now, dito, the author is still emphasizing the need to abide sa Panginoon, only that he is stressing the truth ng kanyang gustong ipaabot na mensahe sa mas klarong o plain na language mga kapatid. Kasi mayroon tayong ma-identify diyan mga actually mga kapatid. In verse may ma-identify tayong isang literary marker at ayon ay ang inclusion na literary marker. Bakit? Meron po diyang ginamit na phrase
na identical. At makikita mo lamang yun sa verse 12 at saka verse 17. Sa pagsisimula at pagtatapos ng pangalawang section. Tingnan nyo mga kapatid. Alam nyo, iniintay ko, sabi ko, sana may makakita nito. But anyway, verses 12 to 17 is clearly another unit because of the literary marker inclusio. Of course, makikita natin yan in verse 12 at verse 17. Sabi dyan, my command is this, love each other. And to lain ina gapate alindu, sabi dyan sa Greek. In verse 12 to 17, John talks about yung iba't ibang aspeto ng love pag ikukumpara sa verse 9 to 11. Yung verse 12 to 17 is more of a love for one another, while yung verses 1 to 18 is more of Jesus and the Father's love. Makikita natin mga kapatid. So makikita mo yung pananatili, sabi ni Kristo, ako nanatili ako sa Ama at nanatili ako sa kanyang pag-ibig. So makikita mo na ang pinag-uusapan doon sa unang section, sa unang unit, ay may kinalaman kay Kristo at sa pag-ibig niya sa Ama at yung pag-ibig ng Ama sa kanya at yung pananatili niya sa kanya. Although may sinasabi din doon yung pananatili dahil inintroduce niya yung pananatili na dapat ng mga disipulo sa kanya. Dapat mangyari yung pananatili na yun para ano? Para mamunga sila. At para mamung at ano yung bunga na yon mga kapatid. Of course yung bunga na yon ay love. Hindi po tayo pwedeng mag-inject ng iba pang idea maliban sa sinasabi mismo ng text sa atin. Oo. So ngayon pa lang siguro pwede natin mag-isipan yung word na fruit doon ay hindi kaluluwa. Mga kapatid, mamaya i-discuss natin ang bagay para makita natin kung bakit at i-justify natin kung bakit hindi soul winning yung fruit doon. Anyway, tutuloy natin ito. Now, makikita natin an interesting observation in the presence of the idea of fruit bearing o inside the inclusio na nagsimula in verse 12 at natapos ng verse 17 ay may kinalaman sa command na love one another. Actually, yun nga yung sinabi niya mismo, diretsuhan. By connecting the idea of fruit-bearing in verse 16 with the command, love one another. The writer actually is alluding an important truth dito sa kabuuan ng pag-aaral na ito. Okay? Titingnan natin ngayon yung main points ng mga units. Mga kapatid, meron pong mga main points yung mga unit. Okay, nung ang ating pong nakalagay ay ang ating pinag-aralan nakaraan, i-identify natin yung mga main points ng unit. Ang ilan sa natin, in-identify lamang yung mga verse at ginawa na nilang unit. At kung meron sa inyo na walo ang units niya. Oo. But of course, sa simula mga kapatid, ganun talaga. Now, we will state the main point of the units. Again, pwedeng in one sentence or in two sentences. Okay. Tingnan natin. Ito yung ating dapat na kalalabasan ng ating assignment. The section main idea is remain in me so that you can bear the fruit and obey the command, love one another. Okay. The first unit of the section is remain in me like a branch in the vine so that you can bear fruit. And the way to abide in me is to keep my commandment or my commandments. The second unit of the section is verses 12 to 17. At ang sinasabi dyan, the main point of that unit is the commandment which you must keep. And the fruit you must bear is love one another. Ayan po yon. So yun, nakita na natin mga kapatid. Tingnan natin yung mas detalye pang discussion ng mga units na yan. Okay, para ma-justify natin bakit ganun. Sir, bakit yun? Iba yung pagtingin ko. Iba yung nakita ko diyan eh. Okay, let's look at this sa kanyang detalye. The main point of of chapter 15 verses 1 to 8, ito mga kapatid. Ito yung may kinalaman sa danger ng fruitlessness. So the point of verses 1 to 18 is the idea of endangering a fruitless branch to be taken away and be cast off into
into the fire. So meron itong dalawang nire-raise na importanteng tanong sa ating mga nagbabasa. Ano ang dapat kong gawin? What must I do to remain? And what is the fruit that I should bear? Okay. It is extremely important for us to bear the fruit because of the following positive reasons. Okay, hindi po dapat negative. Okay. Kasi maraming interpretasyon ng negative eh. Katulad ng kapahamakan, kawalan ng reward, kapasurasahan sa impyerno. Pero dito, makikita natin na positibo yung mensahe. Okay? Mamaya, mas liliwanagin pa yan natin. Liliwanagan pa natin ating pag-aaral. Okay? It is extremely important for us to bear the fruit because of the following positive reasons. Titingnan natin mga kapatid. Una, if we bear fruit, God is glorified in verse 8. If we bear fruit, we prove ourselves to be true disciples. Again, in verse 8. If we bear fruit, we are merely following God's command and appointment. Ano yung appointment niya? Love one another. Okay? How can we love one another? If we remain in Jesus. Just like Jesus, remaining in His Father, na nagbunga, kaya nagbunga yun. Yung pananatili na yun, nagbunga yun ng pagmamahal. Ganun din daw dapat tayo. Para manatili tayong nagmamahalan, kailangan manatili tayo kay Kristo. Katulad ng sinabi ko sa inyong prinsipyo kanina, hindi natin maibibigay yung wala sa atin. We cannot give what we do not have. So, if para manatili tayong may kakayanang magmahal ng ating kapatid, kailangan manatili tayo kay Kristo at yung pananatili na yun, magbubunga yun ng paglalim ng pag-ibig, mga kapatid. So, isa sa mga positibong bagay din na makikita natin dito is that if we bear fruit, whatever we ask, He will give it to us. Now, ang tanong, ito yun. Ano ba itong whatever we ask? Tingnan natin ito mamaya. Lord, kahit pa kotse, hingiin ko, bibigay mo sa akin yan. Yun ba ang ibig sabihin nun? Pangkaraniwan po mga kapatid, ito pong word na ito. Excuse me for the word. Gagamitin ko yung word na nalalapastangan itong passage na ito sa pang-hold up sa Panginoon. Oh Lord, obligado kang ibigay sa akin ito dahil pinangako mo eh, na kahit anong gusto ko, ibibigay mo sa akin. So titingnan din natin mga kapatid. Maya-maya po. Okay. So, it is extremely important of course na makita natin given na halimbawa lang po sa for the sake of discussion. All the questions in unit verse 9 to 11 nasagot na natin. Now the commandments which you must keep, ayun na 'yung may kinalaman doon, and the fruit which you must bear is love one another. Kita na natin 'yan, tinignan natin ipinaunawa sa atin nung verse ay nung section na ating tinitingnan. Now, in this unit, the entire commandment or the entire commandments is just summarized in one. Love one another. Yun yung sinasabi ko. Now, an explanation why the concept to bear fruit and love one another are not two separate sections. So, titingnan natin ngayon kung bakit. So, bakit isinama mo yun? Kahiwala yun eh. Kaya nga yung ilan sa atin, ang kinuha lang na section ay yung naunang unit na lumalabas sa ating pag-aaral. Titingnan natin ngayon kung bakit sila hindi magkahiwalay at kung bakit iisa sila. Okay, the fruit that every branch should bear is the command to love one another. This is because of two reasons. Una, we have mentioned earlier that the presence of the phrase fruit bearing or bearing fruit inside the inclusio of the command love one another connects fruit bearing with loving one another. Okay. So simple sa mga kapatid, napakadali natin siya maunawaan. Pangalawa, verses 1 to 17 as a whole section mga kapatid, as a section has a double conclusion at the end ng atin pong section. Makikita niyo yan in verse 16 at saka verse 17. John in verse 16 on fruit bearing concludes the discussion on the first unit. So nagko-conclude siya in verse 16 and verse 17. Ang conclusion niya doon sa unang unit ay yung verse 16. At yung conclusion niya doon sa susunod na unit ay yung verse 17. Na may kinalaman saan? Doon sa idea ng loving one another. Okay. So yun po yung dahilan mga kapatid kung bakit yun ang ating tinitingnan. Now, we are commanded both to go and bear fruit and love one another.
Now, obviously, mga kapatid, kailangan liwanagin ng Panginoong Hesus kung ano yung bunga. Hindi lang siya hindi lang niya sinasabi kung anong dapat mamunga kayo. Siyempre, may susunod na tanong. So, ano yung bunga? Kung ang pinag-uusapan lang ay bunga, parang wala siyang sense, mga kapatid. O, dapat lang kayong mamunga. Okay. So, ano yung dapat namin ipamunga? Yun ang susunod na tanong. So, kinakailangan i-discuss ng Panginoong Hesus yung susunod na unit dun sa kabuuan ng section na yon na isinulat ni John, mga kapatid. So, klaro po, mga kapatid. And that is to be that to bear fruit is to love one another. So, ayan yung makikita natin. Now, in the phrase na just as I have loved you, kauthos hegapes humas, can express the cause of why the disciples can now love one another. Titingnan po natin ito maya-maya, mga kapatid. Okay. Ito po yung comparison ng original Greek manuscript na nasa interlinear Bible. Kung kayo po ay may interlinear, maganda po yan. Pwede nyo lang po i-download ngayon, mga kapatid. Nung araw po, ang mahal-mahal yan. Nung bumili ako niyan noon, nako, pambira. Ang bigat sa bulsa. Nung nag-aaral po ako noon sa seminary pa. Pero ngayon, available na po yan. New Testament Greek interlinear. Downloadable na yan, mga kapatid. Napakadali na po ninyong makita yan. Nasa taas yung Greek word, nasa baba yung katumbas. Nasa taas yung, may mga version na nasa taas yung verse, tapos nasa baba yung katumbas ng mga Greek word. Meron namang reverse. Yung Greek verse, tapos yung mga katumbas ng mga word sa English. Sa ating pong pag-aaralan, titingnan natin yung Greek verse, tapos titingnan natin yung katumbas na English sa ano yung katumbas na English translation niya. So ito yan, mga kapatid. This is my commandment that you love one another just as I have loved you. Titingnan natin itong verse nito. Ayan po ang euangelion kata Ioannes, the gospel according to John. Ito po yung Greek. Autein, estin, he, entolei, imas, ina, agape, alelu. Ito yung kauthos. Ito po yung titingnan natin. Egape sa humas. Ito yung titingnan natin na verse. Na word. Ito yung katumbas niyang mga salita sa English. Pag tinignan natin yung word na kauthos, ang kanyang translation sa English is this. Exactly according as. Sa ibang mga interlinear, according as, parang ganun. Pero dito sa ating tinitingnan, iba-iba po yung version ng interlinear, dito exactly according yung ating makikita. Pag tinignan natin, mga kapatid, yung explanation to bear fruit and to love one another, the fruit that every branch should bear is the command to love one another is because of two reasons. They have remained and experienced Jesus' love. This experience must now bear fruit with the same kind. Yung pag-ibig na meron kay Kristo at sa kanyang Ama, dapat the same na bunga. Tingnan nyo, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maglagay ng ibang bunga. Si Kristo at ang Ama ay may pag-ibig sa bawat isa. Ibang klase yung pag-ibig na yun. Yung pag-ibig na yun actually ay bunga ng kanilang pananatili sa bawat isa. Ngayon, kung yung mga disipulo ay mamumunga din dahil ang pinag-uusapan yung pananatili ni Kristo sa kanyang Ama at yung pananatili ng mga disipulo sa kanya bilang Panginoon, of course, hindi na tayo pwede pang maghintay pa ng iba pa o mag-expect ng iba pang bunga maliban dun sa bunga na meron kay Kristo at sa kanyang Ama. Yun ay yung bunga ng pag-ibig sa mga disipulo. Kung mananatili sila kay Jesus, magkakaroon sila ng pag-ibig sa bawat isa. At mananatili sila sa bawat isa. See, mga kapatid? So, the interpretation of John verse 16 in relation to the main unit, ito po, titingnan natin, mga kapatid. John 16 is a part of the second unit that identifies the fruit that we must bear. Ano po yun? Love. Jesus commands his disciples to go and bear fruit. Ano yun? Fruit that remains. Yung bunga daw na nananatili. In clear terms, mga kapatid, Jesus commands his disciples to love one another, loving one another on a continuous basis.
sinasabi niya yung fruit that remains, hindi po ito yung ito po yung bunga doon na nananatili. Ibig sabihin noon, hindi nalalaglag yung bunga, hindi nawawala. So, the meaning of the word, tingnan naman natin mga kapatid, yung konsepto na may kinalaman doon sa evangelism. Okay? Kasi tingnan din natin kung bakit hindi evangelism yung punto ng ating pag-aaral. Unang-una mga kapatid, ang kausap na ang crowd ng Panginoon sa kanyang pagsasalita o sa kanyang pangangaral ay yung mga disciples. Mga sila po ay mga ligtas na grupo ng mga tao. Okay? At ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa bunga ng kanilang pananatili kay Kristo, hindi po bunga na may kinalaman sa kanilang paghayo o sa kanilang paglabas upang ipahatid o ipahayag ang salita ng Panginoon. Makikita nyo na wala pong hint ng evangelism dun sa section o dun sa kabuuan ng atin pong tinitingnan na text. Now, yun nga ang kakatuwa. Kuminsan dahil meron tayong mga preconceived idea, nai-inject natin itong mga preconceived idea nito sa ating mga binabasa. Kaya ang bilin ko po noong nakaraan, sa tingin tayo yung magbabasa ng Biblia, pansamantala nating bibitawan yung ating mga preconceived ideas at hihintayin natin na ang magsalita sa atin at magbigay sa atin ng kaliwanagan ng mga ideyang gusto nating klaruhin ay mismong yung ating binabasa. Mismong yung text ang magsasabi sa atin kung anong nais niyang ipaabot. Hindi po yung pangkaraniwan na ginagawa ng ilan na kung saan naghahanap na lamang sila ng mga words or di kaya mga verses na mag-a-agree sa gusto nilang makita. And of course, eh, sabi nga nila sa English, you will always see what you are looking for. Hindi po ba mga kapatid? Ang malungkot lang, ang ating inahanting ay hindi yung nais ipaabot na mensahe sa atin, kundi yung mga words particular na mag-a-agree sa atin. Halimbawa, gusto kong mag-preach tungkol sa love. Pupunta ako sa concordance. Lahat ng chapter, lahat ng verse na may love, lalabas doon. Tapos kukuha ako ng ilang mga verses na gusto kong nangungusap, halimbawa ng idea na gusto kong ipaabot sa aking preaching. Pick upin ko yun. Eh hindi po lahat ng mga verses na yun, pare-pareho ng konteksto. Kuminsan, nagiging ganun ang sitwasyon natin. So, bibitawan na natin yung ganung mga nakasanayan natin, mga kapatid. No po? Makikita natin na hindi rin pinag-uusapan sa ating text yung konsepto ng judgment. Now, if na-mention yung fire and burn, wala, kung nais ng author o ni Kristo na siyang nangusap nun, o nung author na sabihin natin ang nagsulat ay si John, dapat kung yun ay may konsepto ng kaparusahan o hell, dapat niliwanag pa yun ni John. Dapat, alam niyo po ang mga nagtuturo, hindi po sila gagamit ng mga katulad na napag-aralan natin nakaraan dun sa hand this man over to Satan. Hindi sila basta-basta gumagamit ng mga ilustrasyon o ng mga salitang nais lamang nilang gamitin para lang dagdagan o gumanda yung kanilang sinasabi. O di kaya, ilalagay nila yun nang hindi nila ipapaliwanag. May mga pagkakataon naman na obvious sa panahon nila na alam na kaagad kung anong ibig sabihin nun. Na kuminsan less na yung paliwanag. Pero dito mga kapatid, wala pong extension ng pagpapaliwanag ng galing sa author. Na nung sinabi niyang those branches na hindi namumunga, na pinutol, ay susunugin. Huwag na nating dagdagan yung ibig sabihin ng susunugin. Simpleng sinusunog lang yung sinasabi doon. Now, of course, meron kasi tayong preconceived idea na nagdadagdag doon sa idea na simpleng sinabi ng author na dinagdagan natin o pwede nating dinadagdagan. Anyway, i-discuss pa natin ang bagayan mamaya. Now, kung ang pupuntahan natin ay konsepto ng evangelism, dahil nga sabi nila, sige, tingnan natin kasi alam mo ba yung go and therefore go and make disciples of all nations. Eh sabi dito ng Panginoon, may kinalaman dito, go and bear fruit. So kinuha na natin, kinatch natin yung phrase na yun na sinasabi natin, teka, evangelism na ito. Ang bunga dito pinag-uusapan ay kaluluwa. Now, let us look mga kapatid. The meaning of the word
go, or the verb go in John chapter 16 is not limited to the idea of missions or evangelism only, mga kapatid. In the first place, mga kapatid, John uses a different word compared to Matthew. Kung ang ating ating pagkukumparahan ay yung word, we're doing word study, yung word na go in Matthew at saka yung word na go na ginamit dito na command ay iba sa command na may kinalaman sa Great Commission. Okay? Iba yun, mga kapatid. However, may kita naman natin itong hegapete na word o command ay simple lamang na command na may kinalaman sa na walang kinalaman sa paghayo at pagsishare ng Word of God para sa kaligtasan ng ilan o ng tao. Now, let us look. Tingnan natin kung ano yung word na go in different passages na makikita natin sa lahat sa New Testament. Tingnan natin. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, sa James, sa 1 John, and Revelation, lahat ng mga verses na may word, na verb, na may kinalaman sa word na go, ay na makikita mong lahat dyan, mga kapatid. Now, yan ang mga word na may kinalaman sa utos na go. Pero kung titingnan natin yung word na go, dito sa ating pag-uusap ay walang kinalaman po sa idea ng evangelism o ng paghayo. It is just a simple command na may kinalaman hindi sa paghayo kundi sa pag-ibig sa bawat isa. So titingnan din natin kung ano yung iba pang words na nandoon na may kinalaman sa gusto nating palabasin na mensahe o gusto nating kunin na mensahe. Now, makikita natin dito katulad nung word na chose. Titingnan natin kasi gusto nating tingnan lahat ng may mga pangkaraniwan na yung mga common na mga interpretations na ibinigay natin nung bago tayo magsimula dito sa ating pag-aaral. Katulad na lamang ng kung ang titingnan natin ay salvation, yung word na choose or appointed. Ang ibig bang sabihin noon, may kinalaman ang usapin nung verse na yon ay may kinalaman sa salvation, mga kapatid. Unang-una, ang konteksto ay ang sinasabi is that yung pagpili ng Panginoon ay walang kinalaman sa pagpili patungo sa kaligtasan. Kasi yung mga sinabi niyang pinili niya na doon sa konteksto natin pinag-aaralan ay mga ligtas na. So ang ibig sabihin, yung pagpili ng Panginoon sa kanila ay hindi pagpili para sila'y maligtas kundi pagpili para mamunga na para sa isang Kristiyanong ligtas na, o para sa isang taong Kristiyano na, para sa isang taong ligtas na. Sinasabi niya, bilang Kristiyano, kayo ay dapat mamunga na. At doon ko kayo inappoint. I have chosen you na mamunga. Hindi ko, I have chosen to be saved. Hindi po ganun, mga kapatid. So makikita mo, pag-aaralan mo mismo yung text at titignan mo yung kung paano isinusulat at kung ano yung mga may kinalaman ng mga words na gusto mong pangtingnan sa mas malalim na pag-aaral kung titingnan mo yung Greek word, makikita mo na mas maliwanag yung mga medyo madilim o medyo blurry na mga aspeto ng ating pinag-aaralan. Yun nga lang, mga kapatid. Meron po itong katumbas na oras, effort, medyo mahirap, at talaga namang paulit-ulit na pag-aaral at pagbabasa. Pero makakasanayan natin yung mga kapatid habang ating patuloy na pinag-aaralan ng Biblia, mas nagiging simple na at nagiging malinaw in the future yung atin pong mga pag-interpret. Now, again, isa John, sa John chapter 6, sa John chapter 13, sa John chapter 15, sa John chapter 15 and verse 19, 6 and verse 16, yung mga ginamit dyan, sa ginamit na word ni John, na word na choose, na may kinalaman din sa go, was never associated with evangelism. And so, the word appointed, dito mga etheka, ay wala pong kinalaman sa word na ginamit sa ibang passage ng ibang author ng Bible. For example, ni Matthew, na may kinalaman sa evangelism. So, ayan, mga kapatid.
Now, puntahan natin ngayon yung cultural background. So meron tayong, tinignan natin yung, in-identify natin yung ating section, nagbasa tayo before and after nung particular na mga verses na gusto nating identify. Tinignan natin kung ano yung mga chapters and verses before and after nyan. Na-identify natin na iba ang sinasabi nila. In-identify din natin yung main idea. In-identify din natin yung division nito by identifying the units. In-identify natin yung main points o main ideas ng mga units. Tapos tinignan natin yung mga phrases o yung mga words na pwedeng na pupuntuhan ng iba't ibang interpretasyon na may kinalaman sa judgment, may kinalaman sa soul winning, may kinalaman sa losing rewards, na makikita natin na hindi pala, wala pala yung mga idea na yun doon sa ating pinag-aaralan. Now, nakita natin yung mga words na nagkaroon tayo ng bahagyang word study. Ngayon, titingnan naman natin yung cultural background ng chapter 15 na particular yung verse 1 kasi nagamit yung word na vine. Okay? Ano bang ibig sabihin? Katulad ng sinasabi ko sa inyo ng mga nauna pa, hindi po sila gumagamit yung mga biblical authors o di kaya particular yung mga nag-aral nito. Kasi po ito ay sinulat lamang ni John. Okay? Si John po yung writer ng John. Pero yung mga isinulat niya galing sa Panginoon. Nung ginamit ng Panginoong Jesus yung konsepto o yung idea ng vine, meron siyang nais puntusan sa kaisipan ng mga disipulo. Hindi lang siya gumamit ng isang ilustrasyon para sabihin manatili sila at mamunga sila ng pag-ibig. Merong mahalagang pinupunto yung paggamit niya mismo ng vine. Okay, kasi pwede naman siyang gumamit ng ibang puno. Pero bakit particular yung vine ang kanyang ginamit? Okay. According to the Old Testament prophets, the Jews or the Israelites is always referred to as the vine of God. Tingnan natin ito mga kapatid. Jesus often pointed out that the Jews failed to bear fruit. Lagi niya sinasabi, kino-call out niya yung mga tagapanguna nila, yung mga pariseo, yung mga tagapangaral nila na dapat nagturo sa kanila ng katuwiran at kabanalan na namunga ng katuwiran na dapat nakikita ng lahat ng nation na nakapaligid sa kanila. They failed badly mga kapatid bilang isang nation. Katulad ng, alimbawa, nung gumamit si Jesus ng I am the light of the world, hindi niya lang sinasabi yon mga kapatid. Meron siyang sinasabi sa kanila. At ang pinupoint out niya, yung liwanag na dapat sa kanila, na, kumbaga, they failed to bear fruit, they failed to be the light of the world. In this case, they failed to bear fruit. Pangkaraniwan, kino-call out niya. Pero dito mga kapatid, ginagawang halimbawa ni Kristo yung kanyang sarili at yung pananatili niya sa Ama para mamunga sa buhay din ng mga disipulo na manatili sila kay Jesus para sila ay mamunga din. Para yung panawagan nila bilang mga disciples na hindi natayuan, hindi na pangatawanan, hindi na ipamuhay nung mga kanilang mga spiritual leaders. Kasi sila yung mga paki-off po yung audio kung sino man po yan. Salamat po. Now, makikita natin mga kapatid na klaro na okay, salamat po. Klaro po na may mensahe ang mga pangangaral ng Panginoong Jesus in the Gospels. Okay, dito klaro rin yun mga kapatid. Okay, nadidistract kasi ako. Pasensya niyo po, nawawala minsan ako pagka nakakarinig ako ng ingay na nadidistract. So, medyo nawala ako sa gusto kong sabihin. Now, again, Jesus did not just use this illustration just because he wanted his disciples to learn to remain in him as their master. It is rooted in their covenant with God. Importante po. Ano po 'yon? Now, in this passage, Jesus claims the image for himself, I am the vine.
sinabi niyo. Dahil sa John po, meron pong 7 I Ms. Isa yan dito, yung I am na yun. Sabi niya dito, I am the vine. Now, the words I am or the phrase I am is a very delicate phrase for the Jews. Actually, ito yung mga punto na kung saan pinaparatangan siya ng blasphemy ng mga tao, particular ng mga Pariseo o ng mga tagapanguna, ng kanilang mga spiritual leaders. Sa tuwing gagamitin niya ito, dahil ito pong phrase na ito ay particular na ginagamit lang ng Panginoon. Hindi po ito ginagamit ng kahit sino para sa kanilang pangunawa. Now, very delicate ito. Tapos, ikinonect ito ng Panginoon, yung word o yung phrase o yung words na I am ay nakakonect doon sa konsepto na vine. So, anong ibig sabihin ito? Tingnan natin. John frequently records Jesus' use of word. Yung I am the way, I am the truth. But alam natin yan. The phrase stood out sharply to its hearers. Particular, sa mga panahon na yon, yung mga Jewish leaders. Pero dito ang kausap niya yung kanyang mga disciples. Because for the longest time, mga kapatid, kilala nila siya bilang the great I am sa kanila bilang mga Hudyo. So what does this mean to our understanding sa pag-interpret natin sa passage nito? Napakarami po nitong pwedeng sabihin sa atin. Jesus did not just want them to recognize how important it is to remain in Him as their master, but as their God who loves them unconditionally as a God friend. Okay, now, yung makikita natin mga kapatid na si Christ is yung the great I am, and siya yung sinasabi niya yung background, yung cultural background na I am the vine. Maya-maya po, ipapaliwanag natin yan dun sa prinsipyo na nakukunin natin sa dulo ng pag-aral natin nitong ating kinukuha na verse. Okay, puntahan natin yung principle and application mga kapatid. Teka, kailangan na pala nating mag-break, ano? I'm sorry, na-miss ko yung break natin. Sorry po, sorry. Okay, I'll give you a 5-minute break mga kapatid before I discuss this ano, principle and application na ating pong pag-aaral. Pasensya na, nakakalimutan ko. Minsan nagta-timer po ako eh. Ngayon, hindi ko po nakaligtaan po yung timer ko. But anyways, mga kapatid, I'll give you a 5-minute break. Tignan natin mga kapatid yung principle and application na ating pag-aaral sa passage sa ating pinitin. Okay. Tayo po ay babalik. Anong oras na ba? 10:12. So 10:17 po. Babalik po tayo sa ating pong Zoom. Okay, so sige po, go ahead mga kapatid, pwede po kayong wee break, CR break, coffee break, whatever mga kapatid, and see you in 5 minutes. Hi, Ami. Mm-hmm.
Okay. Sige po. Tutuloy na tayo ha, mga kapatid sa ating pag-aaral. It's already 10:17. Pasensyahan nyo na yung 5-minute na break natin, mga kapatid ha. So, let me now continue sa ating pong discussion, principle and application of fruit and fire and burn. Okay. Tinignan natin yung mga importanteng bagay. Pupunta na nakita natin yung tamang interpretasyon nito. Tingnan natin kung paano natin may apply yung mga prinsipyo yung pwede nating makuha sa ating pong pag-aaral. Okay. The main idea of John 15:1-17 is already a principle by itself. Jesus is probably not addressing a specific problem in this situation. He is merely giving them godly principles to live by. Nais niya kasi ito po yung mga panahon na kung saan nagpapaalam na ang Panginoon. Malungkot nga sila mga kapatid eh. So, may discussion pa na sabi niya, no, I will not leave you as orphans. Pag umalis naman ako, padadala ko sa inyo ang banal na espiritu. Tapos sinabi niya, kahit naman mawala ako, dapat manatili yung iiwanan kong prinsipyo sa inyo. Manatili kayong nagmamahalan. Tapos mamaya in chapter 17, mga kapatid, na ipinapanalangin na ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Pinanalangin niya ang mundo, ang mga taong tatanggap sa kanya. So sa pagkakataon nito, nag-iiwan siya ng mga prinsipyong hahawakan nila o ipamumuhay nila pag siya ay wala na. So, simple po yung nais ipaabot ng Panginoon sa kanila. At yung mismong laman ng kanyang mensahe ay yun na mismo yung prinsipyong nais niyang ipaabot sa kanila. Thus, the teachings that gives that Jesus gives are plain principles. Ang main idea ay pangkaraniwan nung section ay pangkaraniwan sa kaisipan ng mga disipulo na prinsipyong dapat makuha nila na ipamuhay nila pag siya ay wala na. Now sabi diyan Jesus, remain in Jesus so that you can bear the fruit and obey the command, love one another. Now let's apply yung atin pong mga napag-aralan. What is the measure of
real growth as a Christian? Ito ba ay may kinalaman sa paghayo? When can we say that we are really growing and bearing fruit? Is it when we are starting to get involved in church-related ministries? Umaawit na tayo sa church? Nagtuturo na tayo ng sa Bible study? Sa mga Bible studies, nag-share na tayo ng word from time to time sa behind the pulpit? Ito ba yung basihan? Are we gay or pwede bang may kinalaman din sa we're gaining more knowledge about the Word of God? Katulad ng pag-aaral na ito. Ibig bang sabihin, talagang lumago na tayo dahil nasa map tayo? O mas marami na tayong alam? O are we allotting more time for prayer? Yun ba? Lord, dati, 5-minute prayer lang. Ngayon, Lord, 50-minute prayer na. O more than 50 pa. O minsan, more than 1 hour pa. Yun ba ang basihan ng totoong paglago? O are we winning souls for the Lord na ini-inject natin dun sa konsepto na ating pag-aaral? O marami pang iba. Ilan lamang ito sa mga pwede nating ilagay na basihan na namumuga ba yung aking relasyon sa Diyos? At ang bunga ba ay ibinabase ko sa mga bagay na ito? Yung totoo bang bunga ng aking paglago ay may kinalaman sa mga bagay na ito? These activities are definitely welcome, mga kapatid. Pero hindi dapat tayo naka-stack na lang, naka-box na lamang sa mga bagay na yan, mga kapatid. Totoo naman na isa yan sa mga bunga. Pero yung ba talaga ang totoo na, yan ba yung true essence ng genuine growth o ng maturity? For John, or for Jesus, the acid test of real growth and fruit-bearing is how we love one another. At ang hirap nito, mga kapatid. Imagine mo yung kapatid mong inutangan ka, hindi ka binayaran. Kasama mo sa church, sinraan ka. Kapatid mo sa pananampalataya, nakita ng sagad ka sa trabaho sa church, hindi ka malang tulungan. Tapos pasaway pa, marites pa siya, etc. etc. How can I love this person? Hindi ba, mga kapatid? Perhaps some questions will guide us to check kung ano ang mga team pwede nating tignan. Pamula ngayon, sa mga darating, kung paano nating naipamumuhay yung yung pag-ibig na sinabi ng Panginoon na dapat bunga na nananatili sa atin. Are we more responsible now before than more responsible now than before sa atin pong mga responsibilidad sa church at hindi lang sa church, sa lahat ng taong nakapalibot sa atin? Are you more sensitive now to other people who are in need, na ang mismong Panginoon ang naglalagay sa iyong harapan? Are you more merciful and forgiving sa mga tao? Ito po ay lahat ng ito may kinalaman sa lalim ng iyong pag-ibig sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Christian ministry, reading God's word, praying every day, soul winning, yan lahat po gusto nating gawin yan, mga kapatid. Wala pong question na dapat yan ay ginagawa. At parte yan ng paglago natin, mga kapatid. But they do not determine genuine spiritual growth. Love for one another is the unmistakable fruit that determines growth and maturity. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. If we are always abiding in Jesus, who is the embodiment of love, it is impossible for us not to grow and bear fruit. At yung fruit na yon, love yun, mga kapatid. Makikita nyo, mga kapatid, sa ating pag-aaral, the word love was mentioned many times na ikinoconnect doon sa konsepto ng pananatili, doon sa word na remain. So, ipinapaabot ng mensahe sa atin, mga kapatid, na magkakaroon lamang tayo ng pag-ibig kung mananatili tayo kay Kristo. Katulad niya, nanatili siya sa Ama. Ganon din dapat manatili yung mga disipulo sa Kanya para nang sa ganon magkaroon sila ng kakaya ng magmahala o magibigan, sapagkat hindi nila maibibigay yung pag-ibig na wala sa kanila na nanggagaling sa Panginoon o sa kapunuan ng kanilang relasyon sa Panginoon.
At makikita mo mga kapatid sa dulo ng ating pag-aaral, makikita mo yung command. Sabi niya, makikita mo may conclusion siya sa dulo eh. This is my command. Ano yung command niya? You go and win souls? Hindi po niya sinabi yun mga kapatid. Ang command niya, go and ano? Pray daily? Of course, parte yun mga kapatid. Hindi natin dina-downgrade yung mga, hindi natin pinapababa o niyuyurakan yung mga konsepto na yun. Pero wag tayo pong maglalagay ng mga kaisipan na hindi sinasabi o ng mga ideya na hindi sinasabi sa atin yung text. Hayaan nating mangusap yung text sa atin. Sa ganung pamamaraan, healthy po ang ating pagbabasa ng Biblia sapagkat siya mismo ang nangungusap sa atin at nagpapaabot ng mga mensaheng dapat nating marinig, hindi yung nais lang o gusto lang nating makita. No po, mga kapatid? So ito yung application na dapat nating makita sa ating pag-aaral. Oh, ito na yung 5-minute break. I'm sorry, kanina pa yung dapat. So anyway, tutuloy ko na, mga kapatid. So sana yung ating pinag-aralan ay sa atin pong assignment ay magdulot sa atin ng magandang paalala ng no, mga kapatid bilang mga magkakapatid na dapat magbuong dapat yung ating relasyon ay naipapakita sa pamamagitan ng yung paglago ng ating relasyon sa Panginoon ay papakita sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa bawat isa. Amen. Sabi niya, kung paano ko kayong minahal, sabi doon sa verse 12, dapat ganun ding klase ng pagmamahal ang ipaabot niyo sa bawat isa. Exactly, accordingly, kung paano natin tinanggap yung pag-ibig. Okay. Sister Esperanza, pakipatay po. Ayan, oh. Salamat po. Sister, oh, pakipatay po. Now, I'll present to you a passage, mga kapatid, na pangkaraniwan din na tinitingnan ng tao, ng Kristiyano, at ginagamit. Ito po ay yung case ni Rosalinda. Rosalinda was a true person. Okay? Totoo po siyang tao na nag-exist. Hindi po ito haka-haka. Si Rosalinda po ay isang miyembro ng isang church sa nagtahan in Manila nung panahon na nag-ministry po ang aking professor sa hermeneutics. Okay. Ito pong si Rosalinda ay namatayan ng tatay. At kiniklaim niya yung promise sa Acts 16:31. Sabi niya, sabi dito, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Acts 16:31. Did God promise to all who will be saved according to Acts? According to Acts, ha, mga kapatid. Ha? Ipupunto natin doon yun. Yun ang konteksto na ating pag-aaral. According to Acts 16:31, that all family members will really be saved if one member decides to follow Christ. Halimbawa, 10 kayong magkakapatid na born again ka, plus yung mga magulang mo, dahil na born again ka. Pinangako ba ng Panginoon dahil na born again ka? Lahat na sila mabuborn again na. Yun ba ang ibig sabihin ng ng verse na ito? Pag-aaralan natin mga kapatid. Now, itong si Rosalinda was a 12-year-old child na namatayan ng tatay at nakakalungkot na yung kanyang tatay ay isang adulterous at isang lasinggero na tatay. Naniniwala siya na datating araw nung buhay pa yung tatay niya, naligtas na maliligtas at ligtas na dahil pangako ng Panginoon yun. Hindi lang para sa kanyang tatay, kundi sa lahat ng kanyang mga kapatid. Makakalungkot lang na isang araw, yung hindi dapat mangyari, nangyari. Kasi itong kanyang tatay ay nakita na lamang na dinadrag sa streets ng nagtahan. Punong-puno ng dugo sapagkat pinagsasaksak nung asawa nung kanyang kalaguyo. Her father was caught in the act of adultery and was mercilessly slaughtered by the mistress husband. Totoo pong nangyari ito. 2 weeks after the incident, pagkatapos pong mailibing ng tatay ni Rosalinda, lumapit po siya kay Pastor Embong. Pastor Embong Bagalawis was my professor in hermeneutics. And sabi niya, Pastor, I believe in my heart my father is now in heaven.
because I claimed the promise of God in Acts 16:31. Yun po yun. Now, ano ba ang real meaning ng Acts 16:31? What is the meaning of the phrase you and your household? Is it a promise given to any believer? Ito po ay pangako ba ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya? That God will work out the salvation of the entire family nung particular na mananampalataya na yun hanggang sa ligtas na silang lahat? We will try to understand the meaning of Acts 16:31 based on the overall context of the book of Acts. So at this point, mga kapatid, ang titingnan natin yung buong book ng Acts, hindi lang yung particular na section na makikita natin itong verse na ito. We will look at the overall context of the book. Kaya nga kasama sa pag-aaral natin na hindi lang natin tinitingnan, mga kapatid, yung particular na maliit na section na nakapaloob sa isang book. Dapat din nating mapag-aralan kung paano tinitingnan natin yung kabuuan ng isang book. So, titingnan din natin yung historical background of the first century Greco-Roman homes, at titingnan din natin yung sentence structure. And of course, mga kapatid, titingnan natin yung section kung saan makikita natin itong verse 31. At kung ano yung sinasabi ng kabuuan ng Acts. Okay. Now, let's do an exegesis of the book, of the passage Acts 16:31. The context of the book of Acts, mga kapatid, tingnan natin. Halimbawa lang, nabasa na natin. Nabasa na natin yung kabuuan ng Acts. When you look at the overall context of the book of Acts, it does not talk about the subject of how our entire families can be saved. The book of Acts emphasizes a totally different subject. Okay, that's ito ay parte ng kwento na nakapaloob sa Acts 16, na nakapaloob sa buong book ng Acts. So titingnan natin kung yung particular na verse ay may sinasabi maliban sa kabuuan na konteksto na ipinapaabot na mensahe ng Acts na walang kinalaman dito sa konsepto na kiniklaim ni Rosalinda o claim ni Rosalinda. Now, let's look at the promise in chapter 1, verse 8. Jesus commanded and promised the disciples in Acts chapter 8 that the Holy Spirit will come upon them. Bago siya umalis, di ba, mga kapatid, ready na siya, mag-ascend na siya sa kalangitan, babalik na siya sa kanyang trono sa kalangitan. Meron siyang bilin. Sabi niya, wag muna kayong aalis. Meron akong pangako na matatanggap ninyo. That the Holy Spirit will come upon them and will make them witnesses not only in their home base, of course, in Jerusalem, but even beyond. Binensyon yung Judea and Samaria and yung to the ends of the earth. So makikita natin yung apat na geographical location na kung saan makikita mong may nangyayaring witnessing ng mga disciples o ng mga apostles na dala nila yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Panginoon na pangako niya sa verse 8. Okay? The Holy Spirit will continue to empower the witnesses and the, of course, apostles and the disciples, hindi lang po yung 12 yan, until they have been able to witness for Christ in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, and finally to the ends of the earth. Okay. Let us look at the different section of the book of Acts. Halimbawa lang, nabasa na natin siya. Dapat lang, nabasa na natin ito, mga kapatid. So, Acts is the story of how the Holy Spirit moved and empowered the apostles and disciples to witness for Christ in different places. Actually, that is the main idea of the book. The Spirit's empowerment doon sa mga apostles at mga mananampalataya na pinagkalooban niya ng humayo dahil napagkalooban sila ng kapangyarihan galing sa Banal na Espiritu. Dahil sila ay magiging witness niya in Jerusalem and to the rest of the world. Okay. So, makikita natin dito, pamula chapter 1 hanggang chapter 7, yung witness ng mga apostles sa Jerusalem. Makikita mo yun, the work that Jesus started is limited only in Jerusalem. Nandito muna sila, nananatili sila doon. Of course, makikita natin yung kwento in chapter
2, yung pagkatapos umakyat ng Panginoon, pagkatapos nilang makapamili ng kapalit ni Judas, napili nila si Matthias, and then they were praying in the upper room, and then all of a sudden, yung Pentecost nangyari, mga kapatid. Yun po yung pagdating ng banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoon bago siya umalis. The empowered message of Peter, makikita natin in chapter 3, na 3,000 people received Christ. Nangaral si Pedro, mga kapatid. The empowered courage and eloquence of the apostles, particularly si Peter, to stand before the Sanhedrin nung sila ay pinagsabihang, huwag niyong ipapangaral lang, kundi kukulong namin kayo ulit. Sabi niya, no. Sabi niya, ganun. Hindi namin gagawin yun. Kahit anong gawin niyo sa amin, ipangangaral namin. Ito, makikita niyo. Andi dyan yung discernment ni Peter na led by the Holy Spirit in the case of Ananias and Sapphira. And many more other miracles, mga kapatid, na nakita nating kumikilo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Klaro yan dyan sa mga chapters na yan. Yung susunod na section, mga kapatid, ay makikita nating nangyari sa Judea and Samaria. Na ito yung pagsisimula ng dispersion o yung diaspora na sinasabi, kung saan nangyari na yung pag-atake sa kanila bilang isang grupo ng mga mananampalataya. They were persecuted at that time. At na-involved na ang gobyerno sa persecution na ginagawa lang ng mga Hudyo sa mga disipulo at that time. Lumaki ito, naging nationwide ang atake sa kanila. That is why sila po ay na-disperse, na itulak sila papalayo sa takot ng kamatayan. And then ginamit ng Panginoon, pinahintulot niyang mangyari yung persecution para magamit na ang mga disipulo ay lumabas para ang salita niya ay umabot saan? Sa Judea at sa Samaria. After yung persecution of Stephen, makikita natin yan in Acts chapter 7, they were forced to go outside of Jerusalem. Makikita mo, nagpunta na sila ng Judea and Samaria. Magsisimula in chapter 8. The occasion was Paul's consenting to the death of Stephen. Makikita niya, si Saul at that time. Hindi pa po siya nagiging si Paul noon. Inusig niya ang iglesia. Nandoon siya nung in-stone to death si Stephen, mga kapatid. Makikita rin natin na pagkatapos ng ilang panahon, si Paul ay na-convert, na-encounter niya ang Panginoon on the road to Damascus, mga kapatid. Ito po yung nabulag si Pablo. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya. From Saul to becoming Paul. Nangyari sa mga kwento na yan. Makikita din natin kung paano si Cornelius at ang kanyang household ay yung mga unang naging batch, ay yung mga unang batch ng mga Hentil na born again dahil sa pangangaral ng mga ng may kapangyarihan ng mga disciples katulad ng na convert na si Paul. Nung si Paul ay muling makabalik sa kanyang paningin dahil pansamantala siyang nabulag, in-empower siya ng Panginoon para dalihin ang mensahe sa iba namang lugar kung saan sinabi ng Panginoon dapat maabot ng mensahe niya. Ito na yung panahon na kung saan hindi na lamang mga Hudyo ang kanilang inaabot na nila yung lahat ng tao na pwede nilang mabigyan o mapaabutan ng mensahe ng Panginoon. Now, makikita natin na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos na may kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay ng mga apostles, ng mga disciples na ipinangaral nila yung salvation na nanggagaling sa pananampalataya kay Kristo. Yung kanyang buhay, yung kanyang ministeryo, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay na dala nilang mensahe. At pinaniniwalaan ng tao bakit kumikilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan nila. Tapos makikita mo yung last part ng section ng buong Acts ay may kinalaman naman dito sa paghayo doon pa sa lugar na imposibleng maabot pero sinabi ng Panginoon na dapat maabot dahil binigyan ng Panginoon ang mga mananampalataya at that time ng kapangyarihan kumilos at umabot sa mga tao higit pa doon to the ends of the earth. Nakikita natin yan after narrating the witnessing efforts of the disciples, una sa Jerusalem,
nakita natin sa Judea and sa Samaria, tapos ni-record na po ni Luke, dahil si Luke po ang author ng Acts, yung next major na expansion ng pagkalat o paglaganap ng salita ng Diyos. Nagsimula na yan in verse, in chapter 11, verse 9, hanggang chapter 28, yung dulo. Makikita natin na during the time ng dispersion, sa panahon na kung saan namatay si Stephen, makikita natin na lumabas na sila ng Israel. They started preaching, hindi na lamang sa Judea and Samaria. Nagpunta na sila ng Phoenicia, ng Cyprus, ng Antioch. Ito na yung mga missionary journey ni Paul, na kung saan inabot niya yung mga hindi naabot ng ilang mga, ng karamihan ng mga apostles at ng mga disciples. Makikita natin dyan, mga kapatid, na kumilos at patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga lugar na yan. Makikita rin natin na yung mga lugar na kung saan ginamit ng Panginoon para lalong higit sa lahat magsimula ang mas marami pang mga missionaries na puno ng banal na espiritu para abutin ng iba pang lugar sa mundo pagdating ng chapter 13. Makikita natin dyan yung Church Antioch produced prophets. Dito nang galing yung mga tao na katulad ni Barnabas. Nandiyan sila Lucio, sila yung mga tao na mga nakasama ni Paul para ipangaral ang salita ng Panginoon. Makikita natin dyan, mga kapatid, na sa mga kwentong yan na si Paul at saka si Barnabas were identified particularly to do the work of evangelism patungo sa lugar ng mga Hentil. Makikita natin dyan. At they were going to places preaching the word of God in power, in the mighty power of God. Why? Dahil pangako ng Panginoon yun. Nai-empower niya ang mga mananampalataya para sa pangangaral. Eventually, yung church sa Antioch, mga kapatid, ay maraming naging bunga. And patuloy na kumikilos ang mga mananampalataya empowered by the Holy Spirit. Patuloy silang nangangalat ng salita ng Diyos. The church in Antioch lumaganap na, nagpunta na sila ng Syria. Makikita natin patuloy silang kumikilos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Makikita natin umabot na sila sa Galacia, sa Philippi, sa Macedonia, Greek cities like Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, Ephesus. Pinuntahan na nila, mga kapatid. Eventually, mga kapatid, nakarating sa Rome. Yan yung panahon na kung saan dulo na ng ministeryo, the third missionary journey of Paul, kung saan siya ay nilitis sa sala na treason ng government ng Rome dahil sa pangangalat sa akusa nila ng pangangalat na siya ay nagkukos ng pag-aaklas dahil pinangaral niya ang salita ng Panginoon. So makikita natin that the overall context of Acts and Rosalinda's case, no, mga kapatid, titingnan natin. Acts 16:31 forms part of the fulfillment of Jesus' promise to His church. Ano yun? That the disciples, the apostles, will be empowered by the Holy Spirit to become, to be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and also to the ends of the earth. Acts 16:31 fulfills this promise. The Holy Spirit have already empowered the disciples to witness to Europe, actually. Napunta na sila ng Philippi, ng Macedonia. Full of the Holy Spirit, they perform signs and wonders that led to the conversion of the jailer na kung saan nakatanggap nung sinabi, you and your household, nung sinabi ni Paul, na you and your household will be saved. So titingnan natin itong particular na section na ito, mga kapatid. So as far as the book of Acts is concerned, Acts 16:31 is a fulfillment of the promise of Jesus to make disciples. Na sinabi rin dun sa Matthew chapter 28. Go and make disciples of all nations. Go. O, yung word na go doon, ginamit na. Okay? And they, bago sila na go, may pangako ang Panginoon. In Acts chapter 1, verse 8, you will receive power from on high. It will come through the Holy Spirit. So, yun sila, mga kapatid. It does not talk about a specific promise to save families. More so to an adulterous father who rejected Jesus.
Because, of course, alam natin, one member believed in the Lord. Now, pwede bang gawin ito ng Panginoon? Pwede mga kapatid, pero the point is, yung misuse of the text na hindi nire-reflect nung kabuuan ng kanyang konteksto. Tingnan natin, mga kapatid. Now, of course, from the perspective of Acts, the yung overall context, si Rosalinda somehow misread the meaning of Acts 16:31. Why? Let's look. What is the historical background of Acts, mga kapatid? Yung corporate faith and patriarchal structure of Greco homes or Roman homes, titingnan natin. Okay. If the book of Acts, in particular Acts 16:31, is not primarily interested in the conversion of households, then why was the phrase "you and your household" was inserted in Acts 16:31? Bakit? Tingnan natin kung bakit. Now, is it possible that Paul's statement dito, mga kapatid, is just a statement, not really a promise? Na nagre-reflect ng typical na setup ng Greco-Roman homes during the first century on the early church. Tingnan natin. Okay. Corporate faith and patriarchal structure of Greco-Roman homes. The predominant Greco-Roman culture of the household religion is not just a personal and private affair. Na ang nakakaranas lang ay yung kung babae man siya na household head o lalaki man siya na household head. Sa kanila, mga kapatid, yung Greco-Roman culture makes it possible for the household head and the rest of the family to share the same religion. Kung ano ang ididikta ng household head na religion will be the religion of the whole household. Yan po ang pangkaraniwang kultura na sa panahon nila nag-exist. Aside from close family ties, mga kapatid, the household head enjoys a highly respected position in the family na nangangahulugang pwede niyang idikta yung reliyon ng bawat isa sa kanila. Pwede siyang magpalaya, pwede siyang magdikta, pwede niyang sabihing malaya kang piliin, pero automatically hanggat di niya sinasabing malaya kang piliin ang gustong piliin dahil sakop ka ng aking pamamahala kung ano ang aking reliyon, magiging reliyon mo. O pananampalataya ako, pananampalataya mo. This factor further contributes to a common faith. Okay, take note of that. Among the head and household head in ancient Greco-Roman homes. Tingnan natin kung ano, mga kapatid. Unang-una, the influence of Lydia in her household. Acts 16, verse 14. The Lord opened Lydia's heart to respond to the things Paul were saying. Nangaral na salita ng Panginoon si Paul, dumapo sa puso ni Lydia, nagkaroon siya ng pagbabago, naligtas siya. Makikita natin later in the story, in verse 15, that it was not only Lydia who got baptized, but her entire household. Paano nangyari yun? Pero ina-identify lang natin yung mga tao sa kwento ng Acts na head of the family na nangangahulugan ng kanilang posisyon sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga nasasakupan. The influence of Cornelius in his household. Cornelius, a pagan centurion and head of his household, feared God, and his entire household eventually feared God too. Makikita yun, Acts chapter 10, verse 20, verse 2. Later in the story, Cornelius invited Peter to preach in his house. Makikita natin doon, 17 to 23. Cornelius' relatives and close friends were all there, and as well yung mga tao na nasasakupan ng pamamahala o ng headship ni Cornelius, they listened to Peter and they all received salvation. Now finally, the offer of hearing Peter's words that led to the salvation was not given only to Cornelius but sa kanyang kabuuang pamilya. In-extend yon yung ano na yon, invitation na yon na nagdulot ng kaligtasan sa kanila. Napunta natin yung pangatlong kwento, the influence of the jailer in his household. Ito yung kwento na kung saan si Paul at saka si Silas nakakulong. Umaawit sila, nabuksan yung mga pintuan ng mga kulungan. Itong jailer, this is not just an ordinary jailer. Yung jailer na to, siya yung head ng kulungan na yon.
Ngayon, pag lahat ng mga nakakulong doon ay nakawala, nangangahulugan ng kanyang buhay yon, mga kapatid. And so the jailer and his household are no different from the Greco-Roman conventional structure ng mga pamilya during that time. Now, when the jailer was about to kill himself, sabi ni Paul, wag, sapagkat naririto kaming lahat, kompleto kami. Now, when Paul and company revealed the way of salvation to the jailer, they all knew that this is not just a private and exclusive affair. Why? Because they know that this jailer is the household head. They all extended the offer to the jailer's household. You and your household. Ayan yung phrase, mga kapatid. Therefore, immediately after Paul's statement in Acts 16:31, Paul and company preached the word of the Lord not only to the jailer but also to his entire household. Ibig sabihin ng entire household, hindi lang yung anak niya, hindi lang yung asawa niya, kundi lahat ng nasasakupan niya. Okay? So, yan yon mga kapatid, cultural background ng Acts 16:31. Now, is it possible that Paul, who was born in a Greco-Roman environment, kasi pinanganak siya sa Tarsus, mga kapatid, was aware of the unique cultural background of Greco-Roman homes? Pwede. Religion is not just a private or individual decision during their times, unlike today. Pwede rin sa mga ilang lugar sa Pilipinas, sa probinsya, pero sa atin, mga kapatid, hindi ganun ang setup. Pwedeng ganun din ang setup, pero of course, iba pa rin. Hindi talaga yung anak ko, pwede kong masabihan din itong reliyon natin. Pero yung katulong ko, hindi ko siya pwedeng diktahan. Yung mga tauhan ko sa trabaho, hindi ko sila pwedeng diktahan. Kahit ako ang boss nila, ako ang may-ari ng business na to, therefore born again kayo lahat, wala pong ganun. Hindi po ganun ang setup natin dito sa Pilipinas. As compared dito sa Greco-Roman environment o Greco-Roman culture na nag-exist sa panahon nila ng first century church. So, iba po talaga. Again, pwede nating sabihan yung ating mga anak at asawa, pero hindi natin maisasalo yung ating mga kapatid. Kahit pa tayo ang panganay o mas nakakataas sa kanila, kahit pa tayo ang boss nila sa trabaho, hindi po natin. Iba po ang setup. Thus, Acts 16:31 could be a simple statement. Actually, it's not really a promise. Na nanggaling kay Paul ang reflection ay ang pinanggagalingan na typical na setup ng Greco-Roman homes. The important question to pose now is the Greco-Roman household head culture the same na sa kultura natin na o kaya cultural background ni Rosalinda? Mukhang hindi. First of all, Rosalinda is not the head of the household. Kahit pa gusto niya i-claim yun. Pangalawa, even if she is the head, Filipino families situated in urban centers in the latter parts of the 21st century do not necessarily decide as a whole. Hindi niya kayang diktahan katulad na ng sinabi ko na kanina pa. Kahit pa sabi mo sa probinsya, mga kapatid, hindi po ganun ang setup. Thus, Rosalinda cannot simply apply the culture of Acts in her situation. Malibang nasa pareho siyang kultura kung ang pag-uusapan natin ay kultura. Hindi po ba, mga kapatid? Now, let's go naman doon sa sentence structure. Una, tinignan natin yung context, iba ang sinasabi. Tinignan natin yung cultural background, magkaiba ng cultural background. Tingnan naman natin kung paano na-structure yung sentence at tingnan natin kung fair ba yung ating interpretasyon. Men, sabi dyan, kung i-quote natin, sabi nung lalaki, kasi kausap niya si Silas at saka si Paul, "What must I do to be saved?" Ang sabi nila, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Okay, kama. "You and your household." They spoke the word of the Lord to him and to all that were in his house. Sabi dyan sa verse niya. Sa tatlong, sa ating pong pinipinigay. Now, tingnan natin. Meron dalawang pamamaraan na pwede natin makita yung sentence structure nitong 16:31. Okay? May 6 na minuto na lamang ako para tapusin ito. Now, for the purposes of discussion, let me just divide itong statement na ito sa dalawa. Yan, makikita niyan. "Believe in the Lord Jesus, you will be saved, you, your household." Yung option 1, eto yan. "Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You, if you believe, you will be saved and your household too will be saved." Para bang
dahil naligtas ka, automatic ligtas yung iyong pamilya. Itong isang option is that medyo iba. O hindi lang medyo iba to. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You will be saved if you believe. And your household too can be saved if they will believe. Kung ikukumpara dito sa unang sa option number one, dahil naniwala ka, maniniwala na rin sila. Pero dito sa pangalawang option, dahil naniwala ka, may posibilidad silang maniwala. Pero kung maniniwala sila sa pinaniwalaan mo. So magkaiba mga kapatid, di ba? So ano ang tamang option natin dito? Based sa Greek, mukhang mas malapit po ang option number two. Pag-aaralan natin mga kapatid. Option number one seems to state that once the head is saved, the household also will be saved. Option number two does not state that once the head is saved, the household also will be saved. Iba po yung sinasabi doon. Rather, it suggests that the household will only be saved once they believe in the Lord Jesus like their head. Yung tipo na maliligtas lang ako pag pinaniwalaan ko rin yung pinaniwalaan ng household head ko na nagligtas sa kanya. Kasi ang salvation po ay hindi itinuturo ng Biblia na corporate. Ang salvation po ay individual mga kapatid. Although merong tinuturo ang theology na corporate faith na may kinalaman particular lamang sa mga Hudyo. Okay, hindi po sa mga Hentil. Eh itong jailer ay Hentil mga kapatid. Kasi may corporate may covenant ang Panginoon sa Israel na ililigtas niya silang lahat. Pero of course, iba po dito sa sitwasyon na to. So naiintindihan din ni Paul na sa pangangaral ng salita ng Diyos sa New Testament, makikita natin na ang salvation ay individual. Ang salvation ay hindi na igigiit sa lahat ng tao dahil may desisyon ng tao. May freedom of choice siya. May free will siya. Pwede niyang tanggihan, pwede hindi. So lalapag itong 1631 sa ibang parte ng Biblia, pag igigiit natin na ito ay magiging automatic, pag naligtas ang isang parte ng isang miyembro ng pamilya, automatic ligtas na rin ang iba kasi sinabi nito. Marami po itong lalabagin o di kaya iko-contradict na iba pang passage sa Biblia na may kinalaman na ang salvation ay nangyayari na individual sa bawat tao. Na hindi porke naligtas ako, automatic maliligtas yung anak ko. O di kaya dahil pastor ako, yung anak ko automatic ligtas. Hindi, dapat niyang tanggapin si Kristo. So makikita natin na ang mensahe ng buong Biblia katulad ng pinag-aralan natin ng mga nakalipas ay iisa. Hindi siya pwedeng mag-contradict. So may imagine mo na lamang magko-contradict itong verse na ito sa ibang passage ng Biblia pag ginawa natin automatic na ang isa ay naligtas, pangako ng Panginoon, ligtas na lahat. Pwede po silang maligtas. Yung posibilidad na maligtas sila nando doon dahil pwede mong maipangaral yung salita ng Diyos, pwede mong maipamuhay yung salita ng Diyos. At kung kikilalanin din nila yung nagligtas sa iyo, pwede silang maligtas. Napakaganda pa rin ang pagkakataon na sila ay magkaroon ng kaligtasan dahil may naligtas ng isa. Pero hindi po nagiging automatic yun, mga kapatid. If Paul has option number one in mind, there is no need to speak actually. Makikita mo dun sa ilang mga passage na tinignan natin, mga kapatid, sa kay Cornelius, kay Lydia, makikita mo na after nilang maniwala, there's always an invitation either from them or from the one preaching, na i-extend natin tong mensahe na to sa pamilya mo. O di kaya sabi, hindi, i-extend ko to sa pamilya ko. Why? Kung automatic yung kaligtasan na yon, hindi na kailangan i-extend yun mga kapatid. They don't need to speak to the families anymore o dun sa kabuuan nung nasasakupan nung head na yon. They don't need to speak anymore. Why is it na yung invitation was extended dahil po alam nila na hindi automatic yung kaligtasan para sa lahat na nasasakupan nun. Although sa panahon nila, naiintindihan ni Paul na dahil meron siyang otoridad, meron siyang posisyon na pwede niyang, wala kayong lusot, lahat kayo makikinig. Yun yung posibilidad na maligtas sila. At yun yung pagkakataon na kinuha nila Paul para ipaabot na mensahe dun sa jailer na you and your household can be saved. Your household also can be saved. Sabi niya gano'n dahil ikaw yung head. So, ngayon, ang mangyayari, pupunta kami doon and eventually nagpunta sila, ipinangaral nila yung salita ng Diyos, naligtas yung pamilya. So, thus, it is possible that Paul has option number two in mind.
Di ba mga kapatid? After saying the statement in Acts 16:31, he spoke the word to the jailer's household in verse 32. So they too can be saved. Rosalinda, unfortunately, took number one, yung option number one. She believed that because she was saved, her entire household automatically is also saved. Mukhang hindi ko na po matatapos ito, mga kapatid. Nag-alarm na yung aking orasan na alas 11 na. Itutuloy ko na lamang po itong discussion na to next week, next session natin. Sapagkat may mga ilang slides pa po ito. I think I need more 5 to 10 minutes para may discuss ito. Pero hindi ko na po itutuloy dahil inirerespeto ko po ang inyong oras, mga kapatid. So, dito ko po na po pansamantalang tatapusin ang ating pag-aaral ngayong umaga, and itutuloy ko po ng bahagya itong di natin natapos na session ngayon doon sa susunod na session. And of course, titingnan natin yung ila pang mga bagay na ating pag-aaralan. Okay. Pero bago po tayo matapos, may mga ilang bilin po ako sa inyo dahil meron po tayong assignment, mga kapatid. Okay. Ito po yung assignment natin. Dali lang. Okay. Teka, bakit individual assignment ito? Oh, tama. Individual assignment nga pala. Next session, magkakaroon po tayo ng group assignments na. Hindi. Dalawa pala ito. I'm sorry. Individual assignment. Read the introduction. Need to interpret. Binigyan na, na-download nyo na po ba sa inyong mga cellphones yung dalawang books na in-upload po natin sa atin pong Google Classroom? Okay, nandiyan po yung How to Read the Bible for All It's Worth at saka yung How to Read the Bible Book by Book by the same authors, si Gordon Fee and Douglas Stewart. Now, make a one-page reflection paper based doon sa introduction nyo. Babasahin nyo po yun, mga kapatid, ha? Okay. So, hindi ko na nilagay dito kung gano'ng kadaming pages yun. Tignan nyo lamang po yung introduction, the need to interpret, tapos yun na po. Do a reflection paper. One page lang po. Pwede pong Tagalog, pwede pong picturean, katulad ng ginagawa ng iba. I-upload nyo po sa ating pong Google Classroom. Ang due po ng submission is June 22. Ito po yung lagi kong inilalagay ng susunod na na Miyerkules. So meron po kayong sampung araw para gawin yung mga assignments. Medyo matagal po yon. May kahabaan yun. Ito naman po yung susunod, yung group assignment. Magbibigay po ko sa inyo ng muling eco-contextual study. Okay. Hingiin ko ngayon, kung nandito ba si Leia, kasama ba natin siya. Naigrupo kayo, mga kapatid, sa ilang grupo. Now, una, mga kapatid, follow instructions carefully. Yung mga follow yung instructions po na ibinibigay ko sa inyo. Follow the instructions carefully, mga kapatid. Students will be grouped into 4 to 5 per group, mga kapatid. Discuss the assigned text. Ito po yon. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. I-discuss niyo po yan. Ang gagawin niyo po, i-identify yung section limit. Sasabihin niyo, dito sa nagsimula, dito natapos. Bakit doon nagsimula? Kasi yung unang section, ganitong sinasabi. Yung susunod na section, ganito sinasabi. Tapos, i-identify nyo yung main point main idea nung section na yon. Isusulat nyo po. Okay? Pagkatapos yung maisulat yung main point, pagkatapos yung ma-identify at maibigay yung main idea, pupunta na po kayo sa units, pupunta na po kayo sa interpretation, and then pupunta na kayo sa principle. Okay? I-discuss nyo po yan. Using contextual study, may worksheet na po akong ibibigay sa inyo, mga kapatid, ha? Para po, yun na ang susundan nyo. Yung iba kasi hindi ginagamit yun. So, pamula ngayon, mga kapatid, yung iba okay lang, hindi nyo ginamit. Pamula ngayon, gagamitin nyo po yung worksheet na ibibigay ko, na ipoprovide ko. Okay. Submit the assignment in the Google Classroom on or before June 22, mga kapatid. Now, pipili po ako ng tatlong grupo na magpe-present via
kumbaga raffle. Okay? Pag, so lahat po kayo maging prepared dahil hindi ko po rin alam kung sino yung mapipili at the time. You will have time to prepare, ay to present pala. Okay? Five at, teka, bakit five ang, nilimitahan ko na ito, binago ko ito, babagoy. Hindi na po ito lima. Tatlong grupo lang. Three groups will be electronically chosen to present their assignment. Okay? Assignments nila, ibigay natin, i-discuss nila. The groups that are not chosen will evaluate and grade yung mga nag-present ng kanilang contextual study based on the following categories. So lahat po na hindi mapipili, i-grade nyo po. I-send nyo rin sa akin yung mga grades na yun, ha? Yung mga grupo na hindi mapipili. Okay. Number one, ito yung kategory ng paano nyo siya i-grade. Accuracy of identifying the section and units, 20%. Clarity of the main idea and the main idea of the units, 20%. Clarity of the interpretation based on the section ng main idea, 20%. Clarity of the principles derived from the message of the actual text. And lastly, relevance of the application to the present day situation, 20%. Ito po yung inyo pong basihan ng pag-grade. Okay? Tapos, isi-send nyo po sa akin kasama po ng inyong mga group assignments. Mga kapatid, nakalagay doon yung mga pangalan ninyo. Okay? Isi-send nyo po sa akin kasama po ng inyong pong evaluation. Okay? Kasama ng inyong, ito po, medyo mabigat itong week na to para sa inyo sapagkat meron po kayong dalawang assignment. Meron kayong individual na assignment which is yung reflection paper. Tapos, meron kayong assignment which is itong group. Mas madali pong mag-aral ngayon kasi grupo. Maraming opinion, nakakakita. So, pili kayo kung paano yung gagawin mga kapatid. Through Zoom, whatever, magsasama-sama kayo. I-identify nyo, isusulat nyo, ipipresent nyo sa akin sa isang ano lang, yung ibinigay ko sa inyong worksheet. Tapos, kasama doon yung evaluation nyo ng, hindi pa, doon sa araw na yon. Of course, ipapasa nyo pala sa akin in advance sa June 22 yung mga assignments. Doon sa araw na ipipresent nila sa susunod, sa fourth session natin, i-grade nyo sila. Right after ng atin pong session, ipapasa nyo sa akin yung inyong grade sa kanila. Okay? Tapos, ako naman, in turn, ang mag-grade sa mga ipinasa nyo, of course. Okay? Base rin sa mga nandito. So, fair? So, okay. Sige, mga kapatid. Now, all evaluation, mga kapatid, along with the grade score, should be submitted to Google Classroom. Nandiyan dyan po, mga kapatid, huwag niyo po ipasa sa pamamagitan ng email, hindi po, dyan po sa Google Classroom lahat. Okay, mga kapatid? Okay, so, ayan po. Yan yung ating assignment. Ipopost ko po ito sa atin pong may announcement naman tayo mamaya dun sa ano. Ngayon, yung meron po akong ilang i-edit dito sa ating pinag-aralan ngayon, yung akin pong handout. Maibibigay ko pa po sa inyo yung handout ko sa Lunes na po. So may mga i-edit po kasi ako, marami rin ito. Hindi ko na po magagawa yung edit ko ngayon sapagkat pupuntahan ko naman yung aking ipipreach bukas. Nagawa ko na rin pero gagawa ako ng PowerPoint presentation kasi para bukas. So hindi ko na po siya maipopost dahil bukas Linggo, busy po ang inyong lingkod. Sa Lunes ko na po ng gabi maipopost yung may upload yung inyo pong handout. Pero ito, ipopost ko na po sa inyo. Okay? Maraming pong salamat mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral ngayon. So, salamat sa inyong oras. I hope na meron po kayo talagang natututunan at lumalalim ang inyo pong kabihasaan sa pag-interpret ng Biblia. So, ngayon, again, naubusan po tayo ng oras. Kung may mga tanong kayo, pwede niyo pong... Thank you, Pastor. Welcome po. Nanay Fidela, salamat. God bless you po. Opo. Thank you, Pastor. Hi. Sige. I hope na maging puno ng benepisyo itong ating pinag-aaralan. Amen?
Ano yung may tanong? Teka, babasahin ko lang muna. May mga ano eh. May mga... sa chat. Okay. Pastor, can we request kung pwede yung mga Kalamba students magkakasama sa group? Okay, pero ipapa-identify ko po muna. Ilan po? 11 kayo. So pwedeng dalawang grupo kayo dyan. Yung mga nandiyan sa Kalamba. Oo. Tag maximum po sana ng 5. Pero sige po, wala namang problema kung yung isa 6. Okay, meron ding may mga nagre-request sa akin. Actually, may nag-message sa akin personal. Andi dito, Pastor, pwede po ba kami dito sa, hindi ko nasabi ko siyang group. Pwede po, yung halimbawa po, yung sa Mindoro, ayan, yung sa Balansay, pwede po kayong magkakagrupo na. Yung sa, ilan po kayo dyan sa Urdaneta? Ipapa-identify ko lamang po kay Rax o kaya kay Lea. Yung mga pwedeng magkakagrupo sa mga lugar kasi pwede kayong magkita-kita. Mas maganda kasi yun kuminsan eh. No, para dun sa iba na nag-iisa kayo sa outers nyo, ay malamang ang kagrupo nyo iba. Okay? Okay lang po yun, mga kapatid. Hindi naman natin mapagbibigyan lahat. Mapagbibigyan natin yung ilan. Okay? So okay lang yun sa lugar nila. Lalo na po yung mga nasa Mindoro kasi challenge sa kanila yung lugar na kung saan may signal sila. Nagpupunta pa po silang lahat sa isang lugar para doon sila makapag-attend ng ating klase. So, pero kayo, Pastor, pero kayo ang mag-group, kayo ang mamimili dito sa Urdaneta, kayo na. Opo, ikukunin po namin yung mga pangalan nyo at kung mga saan po yung mga ano ninyo, yung mga specific na mga outreaches nyo. Nang sa ganon, may grupo namin kayo nang pwedeng magkasama na kayo. Okay, Pastor. Pero pag marami po kayo, hindi po pwedeng isang grupo lang katulad yung 11 sila doon sa Kalamba, hindi po pwedeng ganun. Pwede okay, nga Pastor. Po silang tatlong grupo, eh. Pwede silang tatlong grupo. Pwede lang dalawa. Okay, sige po. Okay, Pastor. May igugrupo po namin kayo, hindi po kaagad-agad ah, mga kapatid, hingi po ako ng konting oras ninyo. Kasi i-identify pa po namin yung mga grupo na yan. Okay? Sige po. So, yun lamang. Kung may tanong pa po kayo, ay tanong nyo na po ngayon. Kung wala na po, tayo po ay tatapos sa isang panalangin. Okay. Ay, sige po. Sige po, go ahead. Sino po yung may tanong? Paki-unmute po yung inyong sarili. Kailan po ang presentation, Pas? Sa susunod na session. Oh, okay. I'll give you time to present yung inyo pong ano. Nakaalat na po yun sa kabuuan ng ating session. Tatapusin ko lang yung hindi natin natapos ngayon and then we'll proceed with the presentation nung pipiliin nating tatlo. Tatlo okay? Lang. Bibigyan ko po kayo ng time para i-present yun. Hindi lang. Section, units, interpretation, principle. Yun lang po. Wala na pong ano, hindi na po kayo maglalagay ng illustration doon. Hindi na wala na pong ganun. Simpleng exegetical process format lang. Section, unit, interpretation, principle lang. Okay, tapos ilalagay nyo lang. Oh, maghanap na po kayo ng pinakamahusay na spokesperson nyo para ma-present ng mas maganda yung inyong... Isa lang po, Pastor, ang magpe-present. Isa lang po sa grupo. Pipili po kayo ng isa sa grupo. Siya po ang magsasalita. Ipe-present po niya. So, sige po. May tanong pa po ba? Thank you, boss. Ay, welcome po. Welcome. Sige. Sila yung sa ano, mga kapatid, sa Balansay. Sila yon sa Mindoro. Okay, kung wala na pong tanong, tayo po yung magtatapos sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong biyaya sa amin ng karunungan ngayong umaga. Salamat po sa inyo pong gabay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pangunawa. Salamat po sa mga bagay-bagay na patuloy niyo pong itinuturo sa amin upang lalo kaming mas maging maigi,
mabuti sa amin pong pag-aaral ng yung salita. Na ito po ay lalo po namin maintindihan sa kapamaraanan na tama, balanse at nagre-reflect ng totoong nais niyong ipaabot sa aming mga mensahe. Nais ko po, Panginoon, na biyayaan niyo ang aking mga kapatid, Panginoon, na ang karunungan na sa tuwing sila, Panginoon, ay nalapit sa sila'y magbabasa ng Biblia upang mag-aral, maging mabunga po ang kanila pong pag-aaral. Makita nila ang mensahe na nais niyong maipaabot, Panginoon, upang maging maging tama, balanse po ang amin pong mga itinuturo, ang amin mga ipinahan. Panginoon, dalayan ko rin po ang patuloy naming pag-aaral sa mga darating na panahon hanggang sa matapos po namin ang amin pong subject dito sa hermeneutics. Nawa, Panginoon, kayo pong patuloy na mag-ingat sa amin, kumabay, at hanggang sa muli kayo magkita-kita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. God bless, mga kapatid. Okay, Rax, nakuha na ba natin yung attendance kanina? Rocks.